Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Ang paksa po natin for today is, ano po ba yung VTV o Vacuum Transmitting Valve? Ano po ba yung purpose niya? Paano po ba siya itinetest? Paano po ba siya gumagana? Yan po yung mga ilan sa mga tanong na sasagutin po natin ngayon. At kung interesado po kayo, watch this video. Ano po ba yung vacuum transmitting valve? Ang vacuum transmitting valve po ay ito po ay isang emission control component. Ayan. Ito po yung ating na-research. Ayan, sa Google. Ayan, isa po siyang emission system component. Ayan. Kabilang na po dyan yun, yung mga BSV, bimetal vacuum switching valve, thermostatic vacuum switching valve, VSV, vacuum switching valve. Ayan. Yan po mga ano po siya. Emissions control component. Okay, by definition. Ano po ba yung VTV o vacuum transmitting valve? The VTV is a device for controlling the effective strength of a vacuum that acts on the vacuum advancer or other systems by means of vacuum. It is often used in emissions control system. Ito pong ating VTV, isa po siyang check valve. Kalimitan ng ginagamit po siya para po sa ating advancer, yan, sa ating mga vacuum advancer. Nire-regulate niya yung flow ng vacuum na kung saan nakakonect po itong ating vacuum advancer. Ayan. Ito po para sa ano to eh. Ito sa throttle positioner. Dito yung nakakabit. Yan dito. Yan dito. Yan dito po siya. Nakaganyan. Bali yung black part. Dito nakakonect. Nakaganyan po siya. I-host po dyan. And then, throttle positioner. Yan. O dashpot. Yan. Ito po single ito. Yung iba, double. Yung isa kasi, yung double po kasi na ganitong dashpot, merong power steering para sa power steering assist. Ito naman po yung VTV o vacuum transmitting valve na ginagamit para sa ating vacuum advancer. Ayan. Meron po akong video niya kung paano siya i-reroute. Panoorin nyo na lang po siya. Ipakita ko po sa inyo mga kapatid kung ano po yung mga parts ng ating VTV. Yung ating pong VTV, meron po siyang ganyang body, meron siyang dalawang ports. Ayan. And meron pong sa isang port niya, merong nakamarking na A. Yung kabila naman ay may mark na B. Ayan, kagaya po nito. Ayan na. Ito yung para sa throttle positioner ko. Ito ang color code nito is black. Bago ito po, alam ko, yan no, gray siya. Gray siya. Itong gray, ito, na kung makita nyo, may mark siya na A. Ang kabila naman po, may mark na B. Ayan. And then, meron po siyang check valve. Ayan, may check valve po siya. Hanap, ito, nakapag-provide po tayo ng isang VTV. Binuksan natin, may sirang VTV. Ito po yung check, ano niya, check valve niya. Ayun, check valve. Ayan, pareho po niya. And meron po siyang orifice. Ayan, orifice. Or jet. Meron siyang orifice or jet. Ayan. Ito yung, ano niya, orifice niya. Ayan, liit. Ang liit niya. Ayan yung parts ng ating vacuum transmitting valve. Ang purpose po ng ating vacuum transmitting valve is para po ma-delay yung application ng vacuum sa ating mga vacuum operated parts. Yan, kagaya itong mga choke breaker, yan, sa choke breaker natin, yun sa ating pong throttle positioner. So, ngayon po,
simulate po natin. Unang-una, wala munang VTV. Tingnan nyo po itong choke valve. Kasi connected po ito. Ito yung ating choke breaker. Yan, nakakonekta siya sa linkage. Then, yan, para makita nyo yung ating choke valve, gagalaw po yan. Pag yan, in-apply natin ng vacuum, itong ating choke breaker. Ayan. Tignan nyo yung time. Ang bilis niya magbukas. Pag walang VTV. Ang bilis magbukas ng ating choke valve. Ang bilis, oh. Ang bilis niya magbukas. Isa pa. Ayan, oh. Ayan, kita nyo mga kapatid, oh. Bigyan ko ng pressure. Oh. Ang bilis. Mabilis siyang bumukas o gumana yung ating choke breaker. Ngayon, tingnan nyo mga kapatid, lalagyan naman natin ng VTV. Pag merong VTV, tingnan natin kung ano mangyayari. Kung may VTV, kita nyo, smooth yung galaw niya. Dahan-dahan, may delay. May delay ng time. Ayan. Ayan, para lalong ma-appreciate nyo. Ayan, kaya nagkakaganon yung mga kapatid. Kaya siya, nagkakaroon ng delay ng time dahil doon sa orifice. Ayan, sa orifice ng ating VTV. Ayan. Kaya nagkakaroon siya ng delay ng time. The more na, siya, para siyang jettings eh. Ayan, mga kapatid. The more nililitan mo yan, the more na mas lalo pang babagal yung paggalaw ng ating vacuum operated parts. Ayan. Ngayon, Timota, try naman po natin itong isang itong isang VTV na to. Mas mataas ang nito eh. Palagay ko mas maliit ang orifice nito eh. Okay. Para ma-appreciate nyo yung paggalaw niya. Okay, tingnan nyo. Lagyan natin ng 20 inches of mercury. A vacuum. Kita nyo mga kapatid, oh. Dahan-dahan talaga. Oh. Lalo na nagdahan-dahan. Okay, zoom in ko pa. Ayan. Ayan, pero ayan. Nang nirelease ko yung vacuum, oh, hindi rin siya agad sumasara. Dine-delay niya rin yung time para magsara siya. Makikita niyo mga kapatid, unti-unti na nagsasara yung yung ating choke valve. Ayan. Unti-unti siya nagsasara. Ayan. Okay, tanggalin ko ulit. Tanggalin ko dito sa minimize. Tanggalin ko to. Makikita niyo magko-close ulit yung ating choke valve. Ayan. Okay, applyan ko ulit ng vacuum. Makikita nyo, dahan-dahan yung niya. Kasi dahil sa orifice niya. Palagay ko, mas maliit ang niya, kanyang orifice. Kaya, mas dahan-dahan yung niya. Compare mo dito sa isang to. Sa, dito. Sa black and gray na VTV. Okay, repeat natin. Ito nyo, dahan-dahan siya. Dahan-dahan siya. Umubok. Okay, 20 inches of mercury, 21, ayan. Tapos pag tinanggal natin to, ayan, from dito, kita nyo, nakabuka pa rin yan. Ayan, slowly, umaano siya. Ayan, slowly siya. So, dinidelay nyo yung time para mag-function yung ating choke breaker, ayan, yung ating mga vacuum operated parts. Lalo na ng mga kapatid dito po sa ating throttle positioner, talagang kailangan po meron yan. Hindi maaaring wala. Magfa-function naman siya, kaya lang hindi siya makakapag-perform ng maayos kung hanggat wala nito. Kaya talagang kailangan meron nito dito. Yan. Pali na yung black part. Ito marirecommend ko para sa ating sa ating throttle positioner. Yan. Dito. Ganun yun. Ayan. Kung wala man, pwede rin po yung itong
black and green, try nyo rin yung black and green. May kinabitan din ako na black and green, okay naman po eh. Magana naman siya na maayos. Pero, so para sa mga nagagawa ko carb, para sa throttle positioner, usually ganito nakikita ko. Kulay black and gray. Ayan, nag-fade na lang yung kulay niya. Ayan. Pagka mayroong ganito kasi, yung ating, yun nga, yung throttle natin, pag wala nito, wala yung, hindi natin nilagyan ng VTV, parang hindi nagpapang-abot, ganyan. Ang light ng merong VTV, talagang nagpa-function siya. Mas maganda yung ano niya, yung delay time ng ating throttle positioner. Subukan ko naman ngayon na bugahan ng hangin ito, itong ano nito. Itong check valve na to. Tingnan natin kung one-way valve ba siya o two-way siya. May bubugahan ko to. Tingnan nyo kung may lalabas na hangin. Ayan, lakas. Ang lakas ng ano niya. Ngayon, baliktarin natin. Tingnan natin kung check valve siya na one-way. Iipan ko. Ayan, iipan ko ng mga kapatad. Wala mga kapatad. Talagang hinihipan ko na, wala. Yan mga kapatad, ito one-way valve siya. Ngayon ito naman, yung ating VTV na to na gray and black. So try natin na bugahan itong B. Bubugahan natin to. Yan. Tingnan natin kung may tatagos na hangin. Hangin ha. Positive pressure. Hangin. Bubugahan ko. Hindi siya vacuum ha. Tingnan natin. Bubugahan ko. Yan, ang lakas. Nung binugahan ko tong B, ang lakas, no? Ngayon, baliktarin naman natin. Itong si A ang ating lalagyan ng hangin. Yan. Tignan natin kung one-way valve pa rin siya o ano. Ayan oh, restricted oh. Ayan oh, hirap na hirap ako. Ayan. Hindi kagaya ng ano no, pag binaligtad ko to. Ayan. Nang ito naman yung, ito yung inuno ko, nilagyan ko ng hangin. Ito. Kaya naman mga kapatid, kung baligtad, lalagyan naman natin to ng vacuum. Vacuum naman siya. Mangyayari po niyan, delay yung time. Madidelay yung time. Kasi masasara ng valve itong ano, itong side ng sa A. Masasara ng ano, ng choke valve, sarado. Ang magdadala na rin mangyayari, ang mangyayari, yung orifice na lang ang ano, gagana. Doon, bali doon sa orifice, doon pa, doon papasok yung ano, yung ating vacuum pag ganito yung orientation mga kapatada, ayan ganyan. Kaya nagkakaroon ng delay sa time kapag nilagyan natin ng VTV. Kaya importante mga kapatad, yung position din ng ano mga kapatada, kailangan tama. Kagaya po dito sa ating throttle positioner, hindi siya pwedeng magkabaligtad. Ayan. Ayan. Kasi mag-iiba yung ano, yung time niya. Time na mag delay. Kaya importante na alam din natin yung tamang posisyon ng ating na ating VTV.
Yan, kita nyo ha. Inipan ko parehas. Ito, may lumabas na hangin. Pero doon sa isa, ito. Yung isa meron. Yung isa wala. So, ito talaga, parang check valve to. Siguro wala tong orifice. Yun, comment na lang. Comment na lang kayo sa comment section. Pero yan, kita nyo mga kapatid. Nang hinipan ko, ito talaga. Nagpe-perform na siya as check valve na one way. Ito naman. On both sides, pwede mong pag binuguhan mo ng ano, may lumalampas na hangin. O ganoon din, kung negative pressure naman o vacuum, meron ding vacuum na lumalabas dyan on both sides. Yan. Napansin ko lang mga kapatid, pagka ganitong mga yan, ganitong IC na VTV, pero wala naman siyang marking na A and B. One way valve lang siya. Check valve siya. Ayan. Try natin mga kapatid. Lagay natin itong ano. Pubugahan ko ng hangin. Tingnan natin kung itong side na to may lumampas na hangin. Ipang ko. Ayan, wala mga kapatid. Wala. Wala. Balik tarin natin. Baliktarin natin. Ayan, oh. Ang lakas, oh. Parehas lang nitong orange and black. Yun, kung naghahanap kayo ng ano, para sa ating vacuum advancer, ito, tingin ko pwede rin to eh. Ito, tingnan natin oh. Kasi ito, ano rin to eh, one way valve din ito eh. Ito, sa Shopee na bili to ng customer ko, hiningi ko lang eh. Okay. Hipang ko. Wala, one way valve. Ayan, ayaw ko, naririnig yun. Talagang hinihipang ko na ng malakas. Baliktarin ko. Oh, yan. Meron. Pero, yung kanina, ito, wala naman tong ano, A and B, ito. Tsaka ito, hindi naman ito icing eh. May part number siya oh. Kulang lang para saan to. Pero ito, tingnan nga natin, bugang ko nga. Pero wala namang ano yun, walang marking na A and B ah. Eh, wala. Ano din? Tingnan natin to kung magwa one way to. Aba! Ang hirap! Parehong ano? Kailangan siguro yung mas malakas pa na ano. Hindi ko makaya yun. Pareho siyang ano? Pareho siyang ay gumana. Yan. Meron kayong idea. Ito. Tingnan natin to. O ito. Black. Ito, icing din to. Green and black. Ito, may A and B. Yan. May A and B. Ito, may letter A. Yan, may letter A. Ayan. Tingin ko, ano to, okay to. Button na to meron. Ayan, lakas. Pero pag binligtan natin, kung ganun din kalakas.
Ayan ha, halos na. Oh, humina. Ibig sabihin, may orifice siya. Ayan. Kaya pag in-apply mo ng ano dito sa letter B, sa, ayan, sa B side, mas delay yung time ng paggalaw ng ating mga vacuum operated parts. Ayan po mga kapatid, sana po nagustuhan nyo yung aking video tungkol sa vacuum transmitting valve. At kung nagustuhan nyo po yung aking video, please give it a thumbs up. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. And pakiclick na lang po ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.